Bago ang final sa July 23, humarap muna sa isang do-or-die game ang PNP Responders at AFP Cavaliers sa Paco Arena. Matatangdaan na-extend pa ng mga sundalo sa isa pang laban ang laro sa playoff upang patunayan ang kanilang kakayahan sa finals. Si Coach Bayabao, nagpahayag na ito ang pinakamahirap na trabaho sa kanya para i-coach ang executives team ng PNP Responders. Isa to sa mga mahirap na tasking na ginagampanan ko ngayon. Habang si Yamamoto, kampante sa larong ito. Wala naman talaga kami nararamdaman na pressure, pero siguro mas inspired kaming manalo dahil nga, syempre, dun sa chosen beneficiary namin. And then nakita naman namin yung resulta ng first semifinal game. Tumpik-tumpik pa ang Responders nang maungusan nila agad ang AFP Cavaliers sa unang 6 na minuto pa lang ng laro para itaas ang lamang sa 7-10. Nagsilbing instrumento sina Andal na gumawa ng 5 puntos para sa AFP at si De Mesa na may 8 puntos sa PNP para iangat ang laro ng dalawang panig. 21-15 pabor sa PNP sa pagtatapos ng first quarter. Maraming loose ball errors sa panig ng mga sundalo ang nagpalayo pa sa kanila sa scoreboard sa simula ng second quarter. Sa timeout, inayos ng Cavaliers ang kanilang depensa habang naharap naman sa maagang penalty ang PNP team. Ang mga rebounds at second ball chances ng kapulisan ang nagbigay sa kanila ng mga puntos at nagtiyaga naman ng mga sundalo sa pagbibigay ng tigda-dalawang puntos para mapababa ang kalamangan sa 1 puntos lamang sa first half 39-38. Nagpasiklab si Andal sa kanyang layup at rest naman kay Padua sa third quarter. Unang tie naman sa huling 5 minuto ng third quarter, 49-all, bago nakuha ng AFP ang kanilang unang lamang sa laro na binawi naman agad ni Martires sa kanyang 2-point basket. Marami ring fouls ang naitawag sa dalawang kupunan, subalit na mayagpag pa rin ang police team at 64-58. Sa huling 10 minuto, lalo pang pinwersa ng PNP na madiin sa baba ang AFP para umakyat ang lamang sa 14 na puntos, 73-59. Maagang graduate si Humalesa sa kanyang 5 fouls sa huling 5 minuto ng laro na naging malaking kawalan para sa Cavaliers. Hinangad ng AFP na makuha ang panalo ngunit kinapos pa rin sila 79-74 sa pagtatapos ng playoff. Tinanghal na best player of the game si Anthony Padua na nakapagbigay ng 26 points para sa Responders. Kung ang AFP mayroong big 2, ang Senate may big 3, may plus 1 pa sila na talagang dumidumi na din sa laro. So yun siguro ang pag-aaralin namin, yung strategy namin na paano namin sila i-stop, lalo na yung mga tira nila sa labas. Abangan ang pag-aharap ng Zenit Sentinels at PNP Responders sa finals ng Executives Face-Off sa darating na July 23 sa Fieldsports Arena. Una nang nagtagpo ang dalawang kupunan noong June 14 kung saan 1 puntos ang panalo ng PNP sa Zenit 73-72. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.